Malachi 2:16. I hate divorce, says the Lord. Ang tanong, all divorces? All the time? Why and when God hates divorce? Ask another way, why or when does God hate divorce? Dear God, we ask you for enlightenment. Give us the wisdom to understand your word. Cleanse us, O God. Make our hearts pure to receive your message and give us the wisdom how to live by it. We ask in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend. Divorce then is very different from divorce now. You cannot use and apply the same word for seemingly very different ideas. Ibang-iba ang divorce ng unang panahon, lalo sa Israel, at sa divorce na kilala ng 99.99 ng mga bansa ngayon. Divorce according to ancient Israeli tradition is very interesting. And Deuteronomy 24:1-4 gives us a glimpse into the kind of divorce that those people in ancient Israel had. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghiwalay, ibinigay ito sa babae, at pinalayas ito sa kanyang pamamahay, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, at hiwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng pagkakahiwalay, at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa, ang babae ay itinuturing ng marumi. Kung bakit tinuring ng marumi, hindi sinabi. In other words, divorce in ancient Israel is as simple as sasabihin ng husband sa wife, hindi na kita gusto, na-offend ako sa iyo, meron akong ayaw sa iyo, heto ang kasulatan na dinidivorce na kita, o eto, tapos na ang divorce proceeding. Walang hearings, walang panghimasok, walang magbibigay ng payo. It was the sole discretion of the man to grant and to give a divorce. And actually, to impose a divorce for anything he finds offensive in the woman. And that is very subjective. In other words, divorce in ancient Israel was very pro-men. It was initiated only by men. Women could not initiate it. Unlike our Tiboli women or some women in our other indigenous communities where women could initiate a divorce. Divorce could be very whimsical and capricious. For instance, history tells us that there were many cases of divorce being initiated by a man who wants to go to bed with another woman, not his wife. So he gives his wife or imposes a divorce on her so that he'd be legally free from having to be faithful to her, marry another woman, and then later on, after having satisfied his desire for this woman, divorces her and then tries to remarry the original wife that he probably misses by now. Ganong kawimsikal yung divorce. So technically, if I like to have a sexual relations with another woman, I will divorce my wife. She has no choice. It's imposed on her. I just write her a certificate of divorce. Pagkatapos, I could marry anybody and divorce her. At yung divorce nung araw, pag dinivorce ka, chupi, layas, talsik ka, wala kang dala. Hindi katulad ngayon, may kahati ka man lang, meron man lang alimony, meron man lang na danyos, wala nun. So it was also regulated by men, so it was very easy. It could be said that divorce in ancient Israel was very anti-women. Because a woman would slave away during marriage so as not to be divorced. Because she'd go homeless and she'd go hungry. Not to mention that she'd be stigmatized as somebody undesirable. Her marketing potential is diminished by the very fact that a man finds something in her offensive. Whatever and however trivial that is. And then of course, it was regulated. Israel is not a similar history all throughout. Dati tribe-tribe yan, naging a mini nation, and then naging established nation. And during the formative years of the nation, Moses made laws for Israel. And what is divorce according to Moses? Moses regulated divorce.
kanya yung Deuteronomy 24:1-4. O, i-divorce mo asawa mo before Moses made a rule, verbal lang, I divorce you, period. So if the man wants to get the woman again, bumalik ka sa bahay, ay di ba tinivorce mo na ako? Wala kang proof. Hindi na kita ni-divorce, bumalik ka na doon. Kaya sabi ni Moses, bigyan niyo naman ng certificate of divorce. Kahit isulat niyo lang sa likod ng ticket ng bus o sa likod ng juicy fruit, basta mayroon, dapat certificate siya para sabihin niyo, uy, dinivorce mo na ako, ayoko na bumalik sa'yo. May panghawakan man lang siya at iyon na ang protection ng babae. Yung kaprasong certificate na yon. Sinabi nga yan sa Deuteronomy 24:1-4. So, Moses regulated divorce with an order to issue certificates to contain abuse and damage a bit. It was just a very little containment. More than 1,000 years later, nearly 1,500 years later, that divorce was still enforced. That's why when Joseph found out that Mary was with child, although they were betrothed, not yet formally married, but betrothal is almost like being married, Joseph planned to divorce Mary. Sabi ba naman kasi ni Mary, surprise, I'm pregnant. Ha? Wala naman nangyayari sa akin. Tatin, bakit ka pregnant? It's the Holy Spirit, Joseph. Anong Holy Spirit dali lang ba? Divorce tayo. Pero dahil mabait ako, hindi na kita iskandaluhin, hindi kita ipapabato hanggang mamatay ka, quiet na lang yung divorce natin. Matthew 1:19, subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose sa kanyang mapapangasawa, at ayon nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng balihim. Hiwalayan, read, divorce. You know that an angel appeared to him in a dream and told him, totoo ang sinasabi ni Mary, it's really the Holy Spirit, so it's fine. So, halos isa't kalahating libong taon na umiiral yung divorce, Israel always had divorce, even now. What was divorce according to Paul? Matapos ang nearly 1,500 years of the Mosaic type of legalistic divorce. 1 Corinthians 7:39, sabi ni Pablo, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. A woman is bound to her husband as long as he, the husband, lives. Paul does not give husbands an equivalent command. It's only the woman who is bound to the man. The man is not bound to the woman. He could always divorce her. Over time, when you watch how history unfolded in Israel, some Old Testament teachings that originally equally covered both men and women increasingly favored the men. Halimbawa, sabi sa Leviticus 20:10, ang lalaking mangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. So ang talagang primary culprit dito, yung lalaki, siya ang primary na papatayin. At kung yung babaeng kanyang kapartner in crime ay may sarili ring asawa, papatayin din yung babae. Pero kung yung lalaki lang may asawa, yung babae talaga, questionable kung dapat siyang patayin. So dati, lalaki ang mananagot. Pero, sa John 8:4-5, nung may babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, hinaladkad ang babaeng ito sa public place na nila kay Jesus, wala yung lalaki. The partner in crime was not even mentioned. The man was not even exposed. Only the woman. What happened in the last 1,500 years? The law of the land increasingly swayed toward the benefit of the man. This time, the woman is the one who will bear alone the responsibility of this adulterous act. John 8:4-5. Guro, sabi nila kay Jesus, ang babae ito'y nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moses, you see, umiiral pa, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano ang masasabi niyo? Ang babatuhin na lang yung babae. What happened to the law? Because it was the men who were running the country, running religion, running the economy and the politics. So increasingly, the law slanted to their favor. Ang pobreng babae cannot do adultery alone. But this time, she would have to suffer alone. So tinanong, ano naman po ang masasabi niyo? Sabi ni Jesus, edi wow. Nasaan yung lalaki?
Babatuhin nyo. Alam nyo ang ending, ha? Hindi na ba to? Kasi nakikita ni Jesus yung kabaluktutan ng pangangatwiran at nung batas na umiiral. Pero para hindi na lang maraming gulo, ang sabi na lang niya, o sige, batuhin. Pero yung walang kasalanan ng maunang bumato, alam din niyang hindi mababato. Jesus knew that there was something very wrong with the laws and how the laws were being implemented. In fact, if all the laws and the religious regulations of Israel were quite perfect, there would have been no need for Jesus to be sent to the world. There would have been no need for a Savior. Jesus was saving people not only from hell, but from hellish religion that was already very oppressive to the people, whose translation and interpretation and application favored only a few powerful people in society and made religious life a tedious difficulty and task for everybody. So men even divorced their wives just to change partners. This is history. It really was a man's world. 2,000 years before Jesus, and interestingly, 2,000 years after Jesus, it still had been a man's world. In spite of Jesus, as if Jesus did not happen. This abusive and oppressive divorce was what God hated. Not all divorces. Because you will see later that even Jesus would give at least one reason to have a good divorce. And we will go to that later. Now everyone knows Paul's and his followers' stand on and attitude towards women. It is not a secret. Pag binasa mo ang New Testament, malalaman mo na maraming katuruan si Paul about women at yung katuruan na yun ay dinala rin ng kanyang mga followers. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14:34, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangang sila'y pasakop. Walang ganitong turo si Jesus. Where Paul got this teaching, he doesn't explain. But Paul suddenly disempowers women. That women could not speak at church, women could not lead, women could not have any position of even the slightest hint of authority over other men. No matter if that woman are superior intellectually or in skill-wise. He doesn't explain where he gets that doctrine. 1 Timothy 2, 11-14, sabi rin ng sumulat nito na pinaniniwalaan ng marami na si Pablo din, although kinokontest ng iba, ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. This time, binigyan pa nila ng justification kung bakit kailangang manahimik, huwag kikibo, pasakop ang mga babae dahil una daw nagkasala si Eva. Pag binalikan natin ang Genesis, nagkasala si Eva, kinain niya ang prutas. Nagkasala si Adan, kinain niya ang prutas. At nung tinanong sila ng Diyos, lalaki, kinain mo ba talaga ang bawal na prutas? Sabi ni Adan, itong babaeng to po babae, kinain mo ba talaga ang prutas? Sabi mo ba, yung ahas po, ahas! Talagang ginyan-nyan mo sila at dahil dyan, pinarusahan ng Diyos lahat yung tatlo. Hindi idiniin ng Diyos yung babae na parang dahil ikaw ang nauna, walang ganung issue until 1 Timothy 2, 11-14. At for 2,000 years, gagamitin niya ng mga relihiyoso para apihin, kawawain, chimayin ang mga babae sa church. Dahil sabi ng 1 Timothy na hanggang ngayon ay pinagtataluan-taluan pa kung sino ang tunay na sumulat. But Jesus never said anything even remotely associated with such an idea that because Eve was the first to pick the fruit and eat it, therefore all women at all time, in all places, all through all the ages will have to pay by being subjected to men even if their IQ was insufficient. Meanwhile, Jesus encouraged and allowed Mary to sit and learn with the men in Luke 10:42. Alam niyo ang kwento. Nagtuturo si Jesus sa sala, ang nakikinig mga lalaki, nakaupo sa kanyang paligid, kasi mga disciples niya yun.
tinuturuan niyang karunungan para maging mga teacher, para maging mga leader, nandun si Mary, nakaupo rin. At yung kapatid niyang si Martha, nasa kusina, busy. Typical babae ng kanyang panahon. Hindi na nakatiis si Martha, pumunta kay Jesus. Lord, sabi niya, yung kapatid kong babaeng yan, kababaeng tao, nakikiumpok sa mga lalaki, bakit hindi niyo sabihin pumunta sa kusina where women like us belong? Dapat maghanda na kami ng merienda ng mga kalalakihan. At sabi ni Jesus, marami ka naman pinoproblema, hindi naman kailangan. Mary has chosen the better portion and it will be taken away from her. You see that stand of Jesus very clear. You don't disallow Mary to sit and learn and train because she's a woman. And you don't belong in the kitchen because you're a woman. At napakarami pa mga teachings ni Jesus tungkol dyan, setting women free. For instance, during the crucifixion of Jesus, we are told very clearly, the only people who were left to minister to him were the women who traveled all the way from Galilee to Jerusalem. That's a long travel. It means these women emancipated themselves, freed themselves from their own kitchens, from their own domestic concerns, to follow a higher calling, to minister to Jesus. Jesus did not stop them. Hindi sinabi ni Jesus, o, doon kayo sa bahay, manahimik kayo, ang layo-layo ng Jerusalem, sasama kayo sa akin. Kasama. Sa katunayan, iniwan si Jesus ng lahat ng lalaki na nga takot, yung mga babae ang natira doon. And one man, John the Beloved. Kaya hindi kataka-taka na nung bumangon ang Panginoon mula sa kabatayan, you know, a universe-shaking event, una siyang nagpakita at nakipag-usap sa babae, hindi sa lalaki, si Mary Magdalene. That and many more will seal this claim that Jesus was obviously pro-women. Not anti-men, but very clearly pro-women. He was giving balance to a terrible social malaise that has been in effect for thousands of years. And Jesus restrained the men from divorcing their wives capriciously. Nilagyan niya ng hangganan, nilagyan niya ng limitasyon ang pag-abuso ng mga lalaki sa kanilang mga asawang babae through divorce. Na basta naisipan ko lang, gusto ko lang, divorce na. Now, what was divorce according to God during the Old Testament? Anong tingin ng Diyos dyan as quoted directly from the mouth of God? Malakay 2.16, nasusuklam ako sa pagpapalayas, at lalagyan ko ng parenthetic expression to clarify, nasusuklam ako sa pagpapalayas sa babae at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napopoot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawang babae. Therefore, lalaki yung kinakapuotan. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Meaning, maging tapat kayo sa babae. Ang kausap kasi dito ay mga kalalakihan. Napopoot ang Diyos sa divorce. God hates divorce. But what kind of divorce? The divorce we're talking about. Especially the unilaterally divorcing one's wife. To God, that is cruelty. Dahil lang na-offend ka, dahil lang ayaw mo, dahil gusto mo na ng iba, I hate that kind of divorce. Because divorce is advantage women within marriage. Wala na silang kapiyak-piyak, walang kaboses-boses dahil baka divorcehin eh. Kahit hanggang ngayon, maraming sumusulat sa akin sa Facebook, Tito, gustong-gusto ko na po talagang humiwalay sa asawa ko. Binubugbog ako, kinakawawa ako, inuwian ako ng sexually transmitted diseases. Harap-hapang nangangalon niya. At ang mga anak ko, inaapi, hindi naman nagbibigay ng pera. Ang konti-konti. And tatunayin ko, eh bakit di ka humihiwalay? Wala po kasi akong hanap buhay eh. Wala po akong titiran, wala akong puputan. Yung naobligan na lang siya yung buong buhay niya kasi na-blackmail siya dahil wala siyang strength. So divorce could disadvantage a woman with marriage and after the divorce. So God hated the cruelty that characterized traditional Jewish divorce. God hates the abusive and cruel divorce done only to serve the husband's selfish interest. And that was the divorce in the Bible, and that was the divorce God hated. Malakay 2, 13-16. Hindi dinidinig ng Diyos ang mga dasal ng mga kalalakihan. At ito ang sabi ni Yahweh, kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, ang altar daw ng Diyos, kahit pamanangis kayo't dumaing,
hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya, sabi ng propetang si Malakias. Itinatanong niyo kung bakit? Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa kanya. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sabi niya, be faithful to the woman you marry in your youth. Napaka-importante. Kasi sa simula, matapat. Pero pag tumatanda na yung babae, when the force of gravity begins to call upon her anatomy, kung kani-kanina na tumitingin ito sa lalaki, nagkakaroon na naman kung ano-ano mga affair at kung ano-ano, kaya sabi, kinasusuklaman ng Diyos ang ginagawa nyo. Mangisay kayo ng kadadasal, hindi kayo didinggin kahit diligin nyo ng luha ang kanyang altar kasi hindi kayo matapat sa babaeng pinakasalan nyo nung kabataan nyo pa. Nasusuklam ako, sabi niya sa verse 16, sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Itong verses na ito could have a secondary meaning. That God hates when men are unfair to and unkind to the women and divorce them. But it also means that God hates what Israel has been doing, being unfaithful to Yahweh and going after other gods. Dalawang uri ng pagtataksil, likened to a marriage between a man and a woman. Ano naman ang comment ni Jesus sa divorce? What is divorce, according to Jesus? Matthew 19:3-6. May ilang parisayong lumapit sa kanya na humahanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? So you see, even up to the time of Christ, kahit anong dahilan na lang, dinidivorce ang mga lalaki yung mga babae. Kasi the law of Moses allows it. Basta bigyan mo ng certificate of divorce. Kaya sinusukol si Jesus. Kino-corner. Kahit anong isagot niya, talo siya eh. Kasi ang tanong sa kanya, na ayon ba sa kautosan, tama ba, legal ba, na kahit ano nalang dahilan, pwedeng i-divorce ang lalaki ang babae, ang asawa niya? It was a lose-lose test. You lose if you say, yes, it's lawful. Because everybody knows that the law is unloving. Pag sinabi ni Jesus, yes, lawful na sundin si Moses, o di hindi ka totoong loving. Kasi kung loving ka, puro love ang itinuturo mo, Jesus. Tapos sasabihin mo, okay, sundin si Moses, eh very unloving, ang dami nagdudusa. Hindi totoo ang doctrine mo of love. So talo siya pag sinabi niyang yes, lawful. Pero pag sinabi niya man niyang unlawful, talo rin siya. Dahil babanggain niya si Moses na 1,500 years na nagahari sa buong Israel ang mga laws ni Moses. Tapos sasabihin ni Jesus, ay, huwag niyong sundin niyang law ni Moses kasi unkind to women. Eh di babatuhin na siya ngayon kasi yung law sa kanila, sagradong sagrado yan. So wala siyang mapipili sa dalawa. Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nila lang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa? So parang sinabi na ni Jesus na no, hindi dapat divorcehin in an unkind and cruel and unfair way. Diba? Sinabi niya, hindi ba ang Diyos sa mga may sabi, magsasama sila at iiwan ng lalaki ang kanya at ama't ina? Here, there's a very big danger. Many people read this very literally. Ginagawa nila, pag nag-asawa yung lalaki, physically iniiwan talaga yung nanay, kahit nag-iisa yung nanay sa bahay. Iiwan talaga kahit may sakit, iiwan kahit walang kasama, at talagang tatalikura na. Ang tinutukoy dito na pag-iwan ay hindi geographical, hindi physical, kundi sinasabi lang na, di ba, pag nag-asawa ka, ang partner mo yung asawa mo. Kahit mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang tatay mo, hindi sila ang partner mo sa buhay, yung asawa mo. So bakit mo ngayon, didiborsyohin ang partner mo, ipinag-isa na kayo ng Diyos? Pagka mali-mali ang basa mo, ang dami mong very cruel interpretations and applications that you could be cruel to your own mother or father just because you got married.
Tatandaan ninyo na pag cruel ang effect ng pagsunod at pag-interpret ng isang verse, doubt the correctness of your scholarship. Doubt the correctness of your interpretation because God is kind and He will not give you any commandment that will make you unkind to your mother or to your father. So, hindi ka doon ang pagbasa. Hindi yung pag-iwan sa nanay at tatay ang point. Ang point is, ang nanay at tatay mo nga, galing ka sa kanilang katawan, dugo at dugo kanilang laman, pero pag nag-asawa ka, may partner ka ng iba, so napakahalaga nung partner mo, to the point na mas partner mo pa sila kaysa sa magulang mo. Kaya hindi mo sila dapat divorcehin in an unfair and unkind way. Yun lang ang point. Hindi sinasabing iwan mo yung nanay mo. Kasi marami nagsasabi sa akin, Pastor, magpapakasal na po ako eh. Ano kaya ang gagawin ko sa nanay ko? Isa lang po akong anak. Sabi, di isama mo. Eh, sabi po sa Bible, iwan. Mali ang basa mo. Mag-aral-aral ka na konti. Diba? Ibig sabihin, sabi ng Diyos, iwan mo yung nanay mo, mahulog sa sahagdan, madulay sa banyo, mabarog siya, eh ano ngayon? Dahil nag-asawa ka na, sa palagay mo, ganun ang Diyos. You should doubt your reading when the application is unkind. Because God is kind. And God is specially kind to parents. Kaya may mga pagbabasa na napakahamak yung nagba-Bible study pag hindi nag-aaral ng gusto. May nakita lang isang verse, i-apply, hindi naman alam yung ibig sabihin ng verse na yun noong panahon na yun ay sinabi. Hindi alam ko anong kahulugan doon sa pinagsabihan. Tapos i-apply mo 1,600, 2,000 years later. I-apply mo as it was applied when the people were in the cave or in the tribe. You should be responsible in your scholarship so that you don't become needlessly unkind. So sinasabi ni Jesus, ang tao galing sa kanyang mga magulang, pero kahit pa nga ganun, pag nag-asawa na, may iba ng partner, tapos didivorcehin mo lang dahil sa kapritso mo, no way na dapat ka mag-divorce. Yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi ina-emphasize na iwan mong magulang mo. Verse 6. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang mga pinagsama ng Diyos, para sa mabuti, parenthesis mine, ay huwag paghiwalayan ng tao para sa masama. Ganon, iisa na kayo. Kaya hindi kayo dapat maghiwalay sa masamang paraan at para sa masamang dahilan. Jesus gives a win-win answer here. Jesus pits Moses' legal law versus God's moral law. Na superior ang moral law ng God ng ending ay kabaitan kesa sumunod ka sa legalistic law ni Moses ng ending ay kalupitan. Jesus pits Israel's legalism versus God's essential kindness and goodness. Kaya, ang sagot, win-win. And then Jesus teaches that a cruel divorce, that which favors only the man, could be legal per Moses, but immoral per God. So, yes, meron talagang batas, ang bayan, ang bansa. Pag ginawa mo yan, legal naman ang gagawin mo. Legal talaga yan, pwede mo i-divorce. Pero moral ba yan? Dapat kang mamili. Not everything that is legal is moral. And not everything that is moral is legal. Not everything that is illegal is immoral. Dapat iniisip mo yun. Hindi lang ito yung sabi ng verse. Ano magiging application? Jesus emphasizes the sanctity of marriage to abusive husbands who profane it with whimsical divorce. So marriage should and cannot be dissolved at whim. It is sacred. What God put together for a godly purpose, people should not separate for an ungodly purpose. Matthew 19:7-9. Tinanong siya ng mga pariseo, kung gayon, ganun naman pala, dapat hindi hinihiwalayan dahil you are one flesh, God made you one. Bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya ito palayasin? Sabi, eh kung bawal, bakit sinabing bigyan ng certificate? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganun sa pasimula. So inaccommodate lang ni Moses ang katigasan ng ulo nyo. Tal, inaapin ninyo, kinakawawa nyo, o sige na nga, divorcehin nyo na para mabawasan na rin ang pagdurusan ng babae sa inyong piling. Pero hindi ganyan ang gusto ng Diyos para dyan. Yung divorce is not the way out. Just because you are not happy anymore or you have another interest, hindi yun ang result. Hindi yun ang means to achieve your result. Pero sabi, dahil ayaw niyong paawat, niregulate na lang kahit konti.
Halimbawa, ayaw nyo magpaawat, magtapon ng basura sa kantong ito, nalagay na lang, bawal magtapon from 8 to 10. Kasi ayaw nyo sumunod ng 24/7 para na lang magkaroon ng konting way out yung katigasan ng ulo nyo. At sa pagpapatuloy ni Jesus, ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, watch church, maliban kung asawa niya ay nakikiapid at siya ay mag-aasawa ng iba at nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa bahing hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. To make a long story short, sabi niya, pwede mag-divorce kung nagtataksi lang yung partner. Nakita niyo? Hindi lahat ng divorce bawal. Kay Jesus mismo, sabi niya, pinagtataksi lang kayo, pwedeng mag-divorce. At hindi ito lang yung babae nagtataksil. Natural, kung lalaki din yung nagtataksil. Biruin mo naman, kung kani-kanino sumisiping, tapos dadalang ka ng syphilis, gonorrhea, dadalang ka ng mga chlamydia, at mga STD, at kung ano-ano. O kaya, meron pa mga lalaki, nag-uwi ng babae sa kanyang bahay, daladalaway asawa niya doon. Tapos sabi mo, Diyos ko, hindi ko po matiis. Yung asawa ko mayroong inuuwi dito. Sasabihin ni Diyos, magtiis ka anak. Bumawi ka nalang sa langit. Ganon. Kaya sabi ni Jesus, edi hiwalayan mo. Dahil ang angalo niya pala eh. Pwede yun. So hindi blanket yung pag-ayaw. May mga dahilan. The teaching of Jesus is not a blanket condemnation of divorce per se, but of abusive divorce. Pero kung ikaw yung ina-abuse, para kung mawala ka sa abuse na yon, is not considered abusive. Ikaw nga yung victim eh. Nakakulong ka nga, gusto mo makawala. Sinasabi din sa Bible, kahit nga ibon, pag nahuli ng bitag, kumakalag para makawala. God hates divorce that is done just to get rid of an innocent spouse. But Jesus obviously approves of divorce for the victim to separate from an unfaithful partner. So kung meron kang just cause, there is room for it, even as per Jesus' teachings. Hindi blanket na no divorce no matter what. Yung eto po, binubuhusan ako ng ukulong gasolina, magtiis ka na kasi pinakasalan mo yan eh. Diba? Talaga pong pagkalasing siya, pinapasok ako ng sigarilyo, magtiis ka anak, sagrado ang kasal. Sagrado, ginaganito na ako. Kinakawawa ako, hindi ako sinusustentuhan, inaabuso ako, lagi nalang ako minumura, hinahagis ako sa bintana, dilulaglag ako sa hagdan, niyayakyakan ako, sinabato ako ng sapatos, pinabasag ang mga aparador sa mukha ko. Magtitiis ako, ganun ba ang Diyos? Anong pagkakakilala niyo sa Diyos? Yun ang sabi ng simbahan. Pero hindi lahat ng sinasabi ng simbahan, yun nga ang sabi ng Diyos. Puntahan mo ang sinabi ni Jesus, puntahan mo yung Bible, at pag-aralan mo ang mabuti, malalaman mo that there is a way out of a hellish marriage. Even Jesus allows it. Why? Because Jesus loves you. Isa lang ang buhay mo sa mundo, uubusin mo sa pagtitiis at sasabihin mo, yun ang kagustuhan ng Diyos. Ganun ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos. Pinapakilala sa atin ang mga verses na pinakita natin. Kinakamuhian nga niya yung nakaapin ng asawa. Kinakamuhian nga niya yung unfair. Tapos sasabihin niya sa asawa, magtiis ka anak. All teachings on divorce before and after Jesus must be screened through the Jesus filter. Why? Maraming katuraan about marriage and divorce before Jesus taught on earth na kontra sa naging turo ni Jesus. So dapat yon salain at ilagay na sa museum. Kasi si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ang perfect image of the Father. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. And the Father says on many occasions, "This is my Son with whom I am well pleased. Obey Him." So Jesus was sent to correct the errors, the religious errors of the past. But after Jesus went back to heaven, in the last 2,000 years of church history, marami uling errors ang pumasok sa church. Turo ng kung sino-sino. Dapat yun salain din sa teaching ni Jesus. Jesus is in the center of history. You filter everything before Him, through Him, and you filter every teaching after Him, through Him. Because Jesus is the living Son of God. Kaya doon na dapat ibase ang ating mga pananalig at mga pang-araw-araw na mga rewelasyon sa buhay. Let everything pass through the Jesus filter. And whoever said it, however, how long it would have been in place, but if the Jesus filter will not allow it,
then it belongs to the museum. May mga katuruan sa kasaysayan na effective nung panahon nila, effective at certain time and certain place in certain situations, but not universally effective for every place, every situation, and every social system. Dapat sinusuri yon. Binibigyan tayo ng Diyos ng ganong katalinuhan, hindi para maging bulag na tagasunod na nagdurusa ka na sa pagsunod. Akala mo kinakatuwa ng Diyos, kaya willing ka magdusa, pero bakit naman matutuwa ang Diyos sa magdusa ka? That's why Jesus taught people to be free, to have rest, to be at peace. Because no matter how much religion they had, they were forever vexed, they were forever stressed, and they were always tired. Ayaw ni Jesus ng divorce that is cruel to women or to the oppressed party, because now even men could be oppressed by women. So, kung sino man yung oppressed, yun ang kinakaawaan ng Diyos. If divorce would set suffering spouses free from abusive partners, ayaw pa rin kaya yun ni Jesus? Sasabihin kaya ni Jesus sa mga hurting, bleeding, suffering spouses na magtiis at maghusa na lang? Sa abuso ng masamang asawa, sa infections mula sa unfaithful na asawa, sa neglect ng babayang asawa? Ano ang pagkakakilala natin kay Jesus? Para i-apply sa buhay natin ngayon, yung universal spirit of His teachings. If divorce would not be misused to oppress the weaker party, but to set oppressed spouses free, would God hate divorce? Kaya para kunin mo yung verse na sabing, God hates divorce, without understanding what kind of divorce God hates, then you will apply it wrongly to every potential and every believable and credible issue of divorce. But in any case, this is never an encouragement for divorce. Mga mag-asawa, mag-aasawa pa lang, avoid and minimize needless divorce. And when we say divorce, whether or not there is legal divorce in this country, there is a divorce de facto. Naghihiwalay lang ang mag-asawa. Kaya maraming mga separada, maraming mga abandonada, ganun na rin ang effect nun. When divorce or separation becomes necessary, it becomes the reality, what needs to be done? Fulfill all legal and moral obligations to the separated party and to the children. Hindi nyo na kailangan lumayo in your very own circle of family or friends. May mga babaeng inaabandona ng kanilang asawang lalaki na nung naghiwalay sila ng kanilang mag-asawa, kaya nalimutan na rin niyang suportahan na kanyang mga anak. Parang hindi siya nag-asawa at nagkaanak, nakalimutan niya todo-todo. Ito yung mga kinakamuhian ng Diyos. No? At least, at the very least, if divorce could not be helped, at least be decent enough to support your children. And your wife, if she is the aggrieved party, that's the least that anyone could do. And minimize damage. Especially the psychological damage on children. Ngayon, mga anak, children of divorce, separated, abandoned, single parents, be kind to your victim parent. Kung ang nanay nyo iniwan ng tatay nyo, o tatay nyo iniwan ng nanay nyo, nag-iisa na lang siyang tatay at nanay ninyo, aba, mag-cooperate naman kayo, tumulong naman kayo, kawawa naman. Yung iba nagre-rebelde pa, ba't ka nagre-rebelde? Kasi wala akong tatay. Mag-iisa lang ang tao dito sa bahay, nanay ko lang. Na yun na nga, nag-iisa na nga ako dito, nagpalaki sa'yo, magre-rebelde ka pa? Hindi ba dapat ka pasalamat kahit nag-iisa ako eh? Pinakain kita, pinalaki kita. Dapat ka mag-cooperate. Yung mga ibang anak, wala sa lugar ha. Lalo pag single yung parent, sisisihin pa yung parent kung ba siya single. Ano magagawa niya kung inabandon siya? At maraming ganun. Sa church, we could be very insensitive to these people. You know, the church is very good for normal, perfect people and families. But it could be very unkind to those who are less than perfect. Laging may couples fellowship. Lahat kayo ngayon a-attend. Tagal-tagal mo naman a-attend, nag-iisa ka lang. Nasaan ang husband mo? Nasaan ang husband mo? Kung saan-saan na in-assign? Nasa Kuwait? Nasa ganito? Nasa Iraq? Dahil walang maproduce na husband, pwede ba? Pag walang dalang husband, huwag nyo nang hanapin. Gusto ba niya na wala siyang bit-bit na husband?
Sa mga school, ito-drawing sa blackboard o kung whiteboard man yon. Family, tatay, nanay, ate, kuya. Konti na lang pamilya ang ganyan ngayon. Marami, may tatay, walang nanay. Nasaan yung nanay? Nasa ulap. O may nanay, walang tatay. Nasaan yung tatay? Basta kung nasa ang bansa, nasa Marlboro Country. Wala sa mapa. Yung bata, lumalaki siya na merong feeling of inadequacy or inferiority complex kasi lagi nating ini-impose sa kanya yung drawing ng perfect family. Konti na lang yun. It's a vanishing group. We should be sensitive to the realities of the people that now there are many families that are not functioning the way they have been in 100 years ago or 50 years ago. People are trying to cope. People are trying to just exist. Kaya ang hirap nung may mga couples meeting, wala ka namang kakopol. Sa single, hindi ka man makapunta dahil may bit-bit kang anak. Saan ka pupunta? Kaya nung araw, sabi ko, paano kaya natin i-identify yung mga tao na ganito yung situation? So nagpa-camp ako, I Will Survive. Ha, pangalan pa lang ng camp. Tapos subtitle, para sa mga separada, abandonada, divorciada. Sino sa inyo umattend doon, di ba? Now, people came out. Sabi niyo ba, baka walang umattend. Sige, no, we have to dignify people by giving them a name. This is what Jesus would do to bring people out of the cracks in which they fall. Mga maraming tao nahuhulog doon sa mga crack kasi hindi bagay yung size nila doon sa size ng church. So, nalalagay sila dito. Yung bang 70 anyos ka na dahil wala kang asawa, nandun ka sa singles. Hindi ka nun mailagay sa lola dahil wala kang apo. Hindi ka naman mailagay doon sa mga marketable dahil, yun nga, di ba? San ka? The church is for those people who are marginalized. Those who have no name, we give them names to dignify people. That is what Jesus did, and that's what Jesus would like us to do. So ang daming umaten ng ating ano, I Will Survive camp. And then, nagpa-camp uli ako, ano na naman yan? Backsliders camp. Kasi baka walang umamin. Ang dami. First day pa lang, sabi ko, pwede na mag-uwian. Bakit? Inamin nyo pa lang na backslider kayo, nagsisimula na kayong gumaling. Pero sabi, gusto naman namin aminin eh. Hindi lang kami tinatawag. Itinatago kami sa masulok-sulok, gilid-gilid, as if we do not exist. The Church of Jesus was a hospital. Everybody is sick. If you are not sick, you don't belong here. You belong in heaven. Go there na. Now na. Ngayon, if you are sick, we are all fellow sick people, we minister to one another, and you know one thing na is being taken care of by sick people, by fellow sick people, they are more sensitive to you because they're hurting too. Lugi ka kung ang leader mo ay perfect person, perfect family, perfect credentials, insensitive siya sa'yo. E-expect niya sa'yo perfection, which is impossible. So mga kapatid, the kindness of God, the kindness of Jesus, do not judge or stigmatize the divorced, the separated, the abandoned, especially if they were really the victims. Gusto ba naman isang dalangan na magdalang tao sa hindi siya pakasalan? Pagkatapos naglalakas loob na nga siyang mabuhay, i-stigmatize mo pa? Kaya kailangan maglagay ka rin ng fellowship for these types of people. Kasi syempre, at home ka naman kung pare-pareho yung situation nyo na kinakabaka sa buhay. So kung ganito, if you are less than perfect, if your loved one is less than perfect, if your situation is less than perfect, leave your case up to God. And allow people to seek another chance at happiness, at fulfillment, at peace, and rest. Isa lang ang buhay mo dito sa mundo. Hindi gusto ng Diyos na patuloy mong sayangin at wasakin dahil nagkaroon ka lang ng isang pagkakamali. Minsan. God is God of second, third, fourth, infinite chances. I came that you might have life and have it to the full. Have it abundantly. And the way for you to have a full life in spite of all the imperfections is to just move on. Acknowledge the imperfection and let the love of God fill you to the full. It is the forgiveness of God that makes us whole, not our performance.
It is the grace of God, not because we deserve it. So be sensitive to and supportive of casualties of failed and dysfunctional marriages. Mga magulang, tiyak ninyo kung meron kayong mga anak na may asawa, that you give enough and correct signals to them na pwede silang magsabi sa inyo kung nagkakawindang-windang yung kanilang marriage. Maraming mga anak, hindi masabi sa magulang na ang laki ng problema nila. Kasi una, ayaw nilang masaktan ng magulang, at pangalawa, magagalit yung magulang nila dun sa asawa nitong si anak. So hindi nilang sinasabi. Dapat tayong unang-unang nasasabihan. If you will send right signals sa anak, kung may imperfection ng life mo, you can come to me, ako magulang mo no matter what. Hindi yung isa pa tayong pinagtataguan, dumadagdag sa hirap ng kanilang loob. And remember this, family is not always Mr. and Mrs. Family is not always tatay, nanay, ate, kuya na kumpleto. Napakaraming unconventional families and households. This is reality. We cannot live in denial. The church must be made relevant to the real lives of real people with real pains and real aches and real wounds. This is what Jesus would love done. So mga casualties ng divorce, separation, annulment, abandonment, lumapit kay Jesus. Kay Jesus kayo lumapit. Huwag yung dadalhin ang kaso nyo sa mga Pharisees. Madadagdagan lang ang inyong pagdurusa. Kay Jesus humugot ng pag-asa at lakas. That is why Jesus was sent. In the fullness of time, God sent His Son. Yun ang dahilan. Because we are broken. Because we have broken dreams and broken hearts. And sometimes even broken bones. Jesus is the healer. Yung pag-ibig ng Diyos ang i-extend natin sa mga tao, hindi yung mga laws ni Moses. Ipinakita na natin sa atin niya ni Jesus na napakarami na niyang binali walang laws ni Moses para pairalin ang kanyang pag-ibig. At si Jesus dumating tayo para mapahinga. Sa church, dapat pahinga tayo. Tama na yung pretense. We should create a climate na pwede magsaboy, pwede maging totoo, walang judgment, walang sisipain, walang tatanggalin, kasi ganun ang gusto ng Panginoon. Matthew 11, 28-30. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Nawa, sa ating Christian life, sa ating pagpapakabanal at pagpakamakadiyos, ito din ang ibigay natin sa ating kapwa. Magaan na pamatok, mababang loob, kapahingahan, hindi torture, hindi judgment, hindi self-righteousness, kundi pag-ibig ng Diyos. Aming Ama, kayo nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Salamat sa inyong pag-ibig na naging napakalinaw sa pamamagitan ni Jesus. Salamat at may Jesus, aming Ama, na maaari naming lapitan, paglagakan ng aming mga kabigatan, at paghugutan ng lakas. Panginoon, turuan niyo kami na makilala ang inyong pag-ibig, tanggapin ito para sa aming kabubuti, at ito rin ang ibigay namin sa aming kapwa. Sa mga kapatiran na ganito ang kaso, mga problema sa kasal, sa pag-aasawa, sa buhay may asawa, mga magulang man o anak ng ganitong mga taong may sitwasyon, turuan mo kaming lahat to learn from you, O God, and from your Son, Jesus, so that we may do the right thing, be loving when love is needed, be forgiving when forgiveness is needed, and teach us, O Lord, that you do not want us to suffer needlessly. You want us to be free from needless suffering so that our burden will be light. Teach us to study this marital issue more conscientiously, more correctly. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito sa ating buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Lord, teach your people to have great wisdom in applying this in our daily lives. Be with the Lord in silent meditation.